Hi guys, welcome back to my channel. Yan. So for this vlog, pag-uusapan natin ang green card. Ayan. So tuturuan ko kayo yung ano, i-share ko sa inyo yung step by step process pa sa removal ng condition doon sa green card niyo. So paano nga ba nangyayari yun na may condition pa yung green card, di ba? Bakit nagka-visa ka na tapos may ano pa condition na ano nakalagay diyan. So ganito po 'yan. Pag nagpakasal kayo sa Pinas ng asawa mong Amerikano, at gusto mo pumunta dito sa US tapos wala pang 2 years yung marriage nyo, mag-a-apply kayo ng visa, di ba? Yung makukuha nyo pong visa dyan, conditional green card for 2 years. So after 2 years, either uuwi ka ng Pinas or mag-ano ka uli, apply ka uli. So yung gagawin nyo po, 90 days before the expiration of your 2-year green card, mag-ano na kayo ng requirements niyo. Magsasubmit kayo ng application. So, at first, I would suggest na kung ayaw niyo ng sakit ng ulo, kumuha kayo ng ano, immigration lawyer. Mag-hire kayo. Kasi, sila lahat yun yung ano, ng process. So, yun po yung ginawa namin. Kasi, pumasok ako dito. Actually, 3 months na lang, magto 2 years na kaming kasal. But still, kailangan pa rin namin ano, mag-apply uli kasi 2 years visa lang naman yung nakuha namin. So, pero kung ganun naman lang din ka, kung ganun nakatagal kayo sa nakasal, tas nasa Pinas ka pa, paabutin nyo na ng 2 years. Para isang apply lang. Pero yun niya, yun yung nakuha namin. Then, so, nag-file na ng bagong application. Pero before that, ano, nag-hire kami ng lawyer, ano, nag-start kami ng process mga by December pa lang. So, mga 1 year and 6 months, naghanap na kami ng lawyer. Kasi, mahirap yung parang nagmamadali ka kasi siyempre mag-expire yung ano green card mo, 'di ba? Tas wala ka pang hindi ka pa nakapag-apply. So maganda na yung maaga-agahan niyo tapos maghanap kayo ng lawyer mga 1 year and 6 months pa lang, dapat may ano na kayo lawyer na kakausapin kung na siya yung mag-aano ng application niyo, na siya yung hahawak ng case niyo. So, mas maano na yung hindi kayo nagmamadali para you have time to think everything na kung ano ba yung dapat niyong gawin. Yan. So, yung importante, so yun, may lawyer ka na, tapos bibigyan kayo ng ano, less ng, after the signing of contract, syempre with the lawyer, bibigyan niya kayo ng list of requirements. Kung ano yung ano, lahat ng document na hingin niya dapat i-provide niyo talaga. So dapat nandiyan ka sa ano mga billing ng bahay niyo, like billing sa kuryente, billing sa sa tubig, sa insurance, and dapat at least yung kayo ng asawa mo magkasama yung pangalan niyo sa mga bills. Insurance ng bahay, insurance ng car. And that's joint account niyo, kailangan niyan. Lahat ng ano, lahat ng like kung saan mga bank ganun, yung sa bank kung ilang banks, syempre dapat yung joint niyo dapat ano, the more you have that more requirements you have, mas maganda yung papers, the more documents you have na may ipapakita, mas maganda talaga. Kasi, iaano nila yan eh, tinitingnan nila kung valid, kung ano pa talaga yung marriage nyo, kung tunay, baka fake marriage, ganun. So, kasi kung halimbawa naman, nag-uupa lang kayo ng bahay, dapat yung pangalan mo nandoon din sa ano, sa list ng inuupahan nyo.
Dapat nakalagay din yan. It would help. Hindi pwedeng pangalan lang ng asawa mo. Kailangan yan. Kasi hahanapin kung saan ka nakatira. Saang address. Yan. So, mas maganda kung proactive ka sa case nyo. Tapos sa mga documents. Yan. Dapat yung at least sa car, magkasama yung pangalan nyo. Yan. Lahat iyaan mo yan, i-provide mo yan sa attorney. Tapos especially, pictures. Ayan, kung ano yung mga pinagagawa nyo ng 2 years, dapat mag-ano kayo ng mga picture, provide ng, magkasama kayo ng asawa mo. Kami nga, nagpasa pa kami ng mga picture, even yung picture namin sa Pinas. Pero more on yung ginawa mo within, yun ang asawa mo within the 2 years na andito ka sa US. Yun yung iaano nyo talaga ipapakita. Yun yung importante. So, isasubmit nyo yan. Kasama yan sa documents na hingin ng lawyer. Yan. Kasi, I had my interview just this week. So, syempre, nakita ko na yung mga documents kasi isa-isa namin pinapasa sa lawyer. Tapos, yung iba, scan lang namin. So, hindi ko talaga nakita kung gaano kadami yung pinasa naming document until nasa harap ako ng immigration officer. Yung papel namin ganyang kakapal. Lahat ganyan. Sobrang dami. Sobrang dami ng Kasi lahat talaga, lahat ng possible na paraan na makakatulong doon sa case namin, pinasa namin. Yan. Para walang kulang, wala nang hahanapin sila. Kasi sa Honolulu yung namin yung immigration dito sa Hawaii, nasa Honolulu. So, every time na kailangan kami doon sa immigration office, book pa kami ng ticket, mag-check-in sa hotel. So, malayo. So, talagang inano namin na dapat pagpupunta kami doon, may result. So, yun. Sinigurado namin na lahat ng kailangan talaga na i-provide namin. So, ayun. So, first, after the documents, pag nasubmit na ng lawyer yung application nyo, sunod yung gagawin, biometrics. So, pupunta kayo doon sa immigration for the biometrics. Kasi hanggat wala pang biometrics, hindi lumalakad yung case mo. So, kailangan, pag nagpadala sila ng notice na for biometrics, pumunta ka. Kasi, diba lagi kaming, gumagala. So, na-cancel yung, wala kami dito sa Hawaii. Dumating yung notice ng biometrics namin. So, pina-cancel namin. Tapos, nagpa-appointment ulit kami. 3 months pa yung inantay namin sa appointment ulit. So, hindi lumakad yung case namin. Yan. Pinding-pinding. Pero okay lang. Kasi after the application, after mapasa mo yung application, may marireceive kayong extension ng green card. So, kahit 2 years na yung nag-2 years na kayo dito, may marireceive kang papers. Tapos, i-extend nila yan ng another 18 months. Hindi ka pa uwi. May visa ka pa. Pag na-expired. So, sa airport nga, kahit na, alam din sa airport pag kahit expired na yung green card, automatic daw kasi yan. So, hindi na nila hinihingi yung documents, yung paper na nagpapatunay na extension yun. Kasi alam na nila, automatic kasi yun. Pag ng application, may extension na darating. So, okay lang naman kahit kinansel namin 3 months. Ag-antay kami. So, mag-3 years na ako dito sa May. Yan. Katatapos lang ng interview ko. Pero yung extension namin na 18 months, sa November pa mag-expired. O, diba? Malaki pa yung allowance. Tapos na ako. Okay lang kahit na-cancel kami ng 3 months. So, yun after the biometrics. Nag-antay kami ng
at least 3 months, another 90 days. Tapos, para sa appointment ng interview. Medyo baka ngayon nga lang yan kasi di ba may pandemic. So, medyo mabagal yung lakad ng documents. Kasi actually, kung wala yung pandemic, kahit nasa mainland kami, pwede akong mag-biometrics doon. Doon sa Siyaro. Kaso lang, by appointment pa rin. So, hindi ko na pinalipat yung appointments ko. Umuwi na lang kami dito sa Hawaii. Inantay na lang namin pag-uwi ko. Kasi by appointments pa rin doon. Pero before the pandemic, pwede ka lang mag-walk in as long as may ka na. Yung may appointment ka na kahit galing dito sa Hawaii. Mag-walk in ka doon sa Siyaro, pwede. Pero dahil sa pandemic, hindi pwede. So, kailangan talaga may appointment ka. So, yun. Yun niya na-cancel. Hindi naman din nagka-problema. Nag-start naman yung case namin uli. Kasi pending yun eh, hanggat pa lang biometrics. So, ayun. So, I would suggest, wag gala. Wag gala ng gala pag nag-a-apply kayo. Yan. Yan lang yung ano doon talaga importante. Pero kung hindi ka naman gala, kasi kami lagi kaming wala dito pag summer. Tapos eh, dito yung permanent address ko. So, yun. Tapos I would say dapat pag nag-hire kayo ng lawyer, yung malapit doon sa office ng immigration. Alam niyo kung bakit? Least expenses 'yan. Kasi once na mag-hire kayo, halimbawa dito sa Hawaii, pupunta sa Honolulu, charge sa inyo yung expenses. So, magbabayad pa kayo sa expenses niya plus expenses niyo. So, mag-hire kayo ng lawyer na andoon na para hindi na siya mag-travel ng pagkalayo-layo para lang maka-attend sa interview mo. Ah, diba? Makakatipid ka. Kasi wala lang yan sa kanila. Yung magta-travel naman talaga yan sila pag kailangan. Kaso lang, charge sa'yo. So, dapat mag-hire ka ng andoon na. Yung lawyer namin nasa Honolulu na. So, nag-meet na lang kami doon sa office nung magpapa-interview na ako. Tapos, kasama naman siya doon sa interview. Tapos, yun na. So, yung first time namin nag-meet doon sa interview kasi yung communication namin via email or telephone hanggang sa nag-interview. So, yun. Madali lang naman. Kasi ngayon, everything is nasa internet, very convenient. So, good decision yun na hindi kami nag-hire ng lawyer galing dito. Yan. So, next time on this, i-share ko sa inyo yung experience ko naman doon sa interview. For now, ito muna. Yung muna, kailangan. Yun. Para iba din kasi pag alam nyo yung kung ano gagawin. Pero kung kaya nyo naman, pwede. Hindi kayo mag-hire ng lawyer. Hindi kailangan. Kung kaya nyo mag-handle ng stress, ganyan. Kasi kami, busy kami masyado. So, we decided na mag-ano ng lawyer. Kasi, gaya nun, ipapachins appointment namin. Siya yung gumawa nun. Siya yung nag-chins ng appointment. Yan. So, parang kampante kami. Kasi may marireceive kaming mail. Every letter kasi na marireceive nyo, may marireceive yung lawyer nyo. So, mas nauuna dumating sa kanya kasi malapit lang siya dun eh. Yan, so, very convenient. Very helpful talaga yung may lawyer. So, ina-update niya kami sa kung ano na yung kailangan. Kung may nareceive siya, tas kami pala wala. Lalo na pag wala kami dito. So, yun. Para lang yun sa para lang mapadali yung application nyo. Kaya kailangan ng lawyer. Pero kung kaya nyo mag-handle ng stress, okay lang yan. Kasi, kung nagtitipid talaga kayo, pwede naman mag-apply ng walang lawyer. Madali lang daw eh. Yan. So, ayun. That's all for this vlog. Thank you so much for watching. Sana may nakuha kayong aral dito at sana
mawala ng pandemic na to para mas maging madali yung mga application natin. Diba? So, thank you so much for watching. Bye. And don't forget on my next vlog, share ko sa inyo yung experience ko about sa interview ko. So, bye!